Hi everyone, this is Michael Rodriguez and this is another vlog ng mga bagay na paborito ko at isa sa mga paborito ko ay ang pagkain. At ngayong gabing ito ay ating i-compare at titikman ang panibagong pagkain na binili sa akin ng aking asawa, ang Ensaymada. Ito ay from Aristocrat. Kasama ko nanay ko, titikman namin to. Kaya, samahan niyo kami. Boops! Ayun na nga, at ating i-review ang panibagong Ensaymada na binili sa akin ng aking asawa. Shoutout kay Jean Rodriguez at sa Maulit Family for introducing yung Aristocrat. Isa na yan sa mga paboritong restaurant ko na kakainan. Kung malapit lang yan sa amin, siguro dyan kami lagi kumakain. Di ba, ma? Nakatingin, yes. Nakakain ka na ba sa Aristocrat? Yes po. Masarap? Masarap. Anong paborito mo sa Aristocrat? Pansit. Pansit, oo. Ang sarap ng pansit doon. Pero ang isa sa kanilang parang specialty ay ang barbecue chicken nila. Grabe, ang sarap doon. Check nyo, Aristocrat. Pero ngayon, i-check natin ang kanilang Ensaymada. Dahil meron din silang bake shop sa Aristocrat. At isa sa kanilang tinitinda ay ang Ensaymada. Kaya, tingnan natin. Titikman na namin ang nanay ko. Ma, ready ka ba tumikim ng Ensaymada? Ready na. Yun. Sarap yan. Sarap yan. Natikman mo na ba? Natikman mo lang. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang niya titikman ito. Buksan na natin. Ito ay naka-sealed pa yan. Naka-tape. Okay. So, buksan natin yung tape. Wow! Ano ko natanong si Jean kung merong malalaking version, pero ang binili ni Jean ng Ensaymada ay mga maliliit na version. Nakalimutan, ang natawag sa Dunkin Donuts sa maliliit? Munchkin? Ba yan? Hindi kalimutan ko, sorry. Pero ito, Ensaymada na maliliit, bilog-bilog siya. At tingnan niyo naman, sobrang cheesy. Sobrang cheesy. Yeah. Tikman na natin. Ma, tikman natin. Isa. Masa yung isa. Whoa! Yummy! Ngayon, tignan natin ano ba ang lasa ng Aristocrat na Ensaymada. Wow! Ready? 1, 2, 3! May bilang! Sorry ah, ganito talaga kami kumain ng ina. So cheesy! So cheesy! Ang sarap. Yummy. Ang sasabi mo sa Ensaymada? Anong experience nung kinain mo? Describe. Hindi ka napipin mo yan. Super masarap. Maraming cheese. Oo, marami siyang cheese. Uy, hindi napansin ko. Okay, isa. Sobrang madami siyang cheese. Pero, hindi siya maalat. Hindi rin siya ganun katamis. Kaya okay na okay lang siya eh. Kasi marami kasing Ensaymada na dahil sa sobrang cheese, ang alat niya na. Tapos sa dami ng sugar, sobrang tamis naman niya. Pero ito, hindi siya ganun katamis, hindi siya ganun kaalat. Tapos yung bread na ginamit nila, yung bread na ginamit nila malambot. Meron kasi may mga bread na bread talaga yung antitigas ng ano niya. Nung tinapay yun. Pero itong malambot siya. Malambot yung bread na ginamit. Hindi ganun kaalat. Hindi rin siya ganun katamis. Last time, last na vlog ko, tungkol sa Ensaymada, ang sinabi ko doon ay mas masarap pa rin yung Ensaymada ng Starbucks compare sa mga iba ko na tikman. Pero compare dito, eto, lumalaban na siya. Itong Ensaymada ng Aristocrat. Gusto ko matikman siguro yung malaking version ng Aristocrat na Ensaymada. Kung papantay ba siya sa Ensaymada ng Starbucks. Gusto ko pa rin yung Ensaymada ng Starbucks. Pero ito, paborito ko na ito. Isa to sa kapag kakain kami ng Aristocrat, hindi pwede hindi kami bibili ito. Yan, mama? Bibili ka ba? Siyempre. Kain ka pa? Isa pa? Sapa. Titira lang natin si Jim. No, yung busin. Huwag ka mag-alala, Jim.
Malambot siya. Malambot siya. Maraming cheese. Hindi siya masyado matamis. Hindi rin maalat. Sakto lang. Sakto lang. Sarap niyan pag mayroong kape. Ensaymada ng Aristocrat. Yay! Maraming salamat, Aristocrat. Thank you. Sa napakasarap na ensaymada. There you have it, guys. Maraming salamat sa pag-uod. Ito nga pala, aking nanay. Na mahal na mahal ako. Gusto ko maging artista. Bye-bye, guys! Bye-bye, guys! Bye-bye.